para sa iyo. Mahal namin po. Masdan mo ang Pilipinas sa 6 na taong nakalipas. Ang mahal na bayan ko ay muli mong binuo. Kaya't nais kong ihahandog ang awit na ito sa isang bayani katulad mo. Pagsikman kong magsalita, ngunit puso mo'y mapagmahal, lalo na sa mga kabataan, ikaw ay naaawa. Mga higanting mapuso, winasa, binangga mo. Ito'y awit pa sa salamat para sa'yo. Bawat halik sa watawa, siyang serbisyong totoo. Ipinaglaban mo ang kaunlaran ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Personal mo'y ipinagliban, unti-unting binubuo mga nawasak na tahanan. Giniba mo ang korupsyon, druga man ay may solusyon. Sa pamumuno may pagbabago. Masdan mo ang mga ngiti ng mga inaapi. Ngayon ang mga luha nila napalitan ng pag-asa. Hindi ka nagpatina sa mga paninira. Hangarin mo ay totoo, mahal naming Pangulo. Bawat halik sa watawa, siyang serbisyong totoo. Laban mo ang kaunlaran ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Trahedya ay nariyan ka. Umiiyak ang puso mo sa bawat hinaing nila. Isang ama na tumatanaw sa lupang sinilangan, tunay na ihimplo, mahal naming Pangulo. Makinggan mo sa'yo. Masasalamat sa lahat ng mga ginawa mo. Sana'y magpapatuloy ang bukas, puno ng pag-asa. Dahil sa'yong nasimulan, mahal naming Pangulo. Bawat halik sa watawa, siyang serbisyong totoo. Ipinaglaban mo ang kaunlaran ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Bawat halik sa watawa, siyang serbisyong totoo. Pinaglaban mo ang kaunlaran ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat.
Ayan, magandang umaga ay gabi sa inyong lahat ha. Good evening, good evening, good evening. Yung mga atat sa topic, lumayas kayo kung naiinip kayo ha. Yung mga naiinip, yung mga nagsasabi na tagal mag-umpisa, ay putang ina nyo, lumayas kayo. Ha? Wala lang nga kayong pakinabang sa live ko, nagmamadali pa kayo. Eh alam naman namin, kaya kayo nandito, para... Ulol, basang-basa na namin kayo, mga gago. Ha? Basang-basa na namin kayo. Kung bakit kayo nandito sa live. Sira ulo pala kayo eh. Ayan. Mahina pa ba? Mahina pa ba? Mahina? Puta, ina talaga. Sound check. Sound. Tignan ko nga. Wait lang. Eh baka nakaano eh. Ayan. Okay na ha? Okay na yan. Malakas na yan ha. Nasira ulo ng mga ito. Bakit ka galit doon? Wala akong panahon sa'yo, putang ina mo ka. Yan, layas. Kikita ka pa eh. Okay, magandang gabi. Babumati muna tayo. Kets, yan ha. Arcilia Senya, Silvia Ramos, Jim Lord, yan. Magandang hapon sa'yo. Ana Marie Magkalas, Nana Erlinda Flores, Ate Kyoko Sudo. Ay, Ate Kyoko, ha? Magandang gabi sa'yo, ha. Kumusta ka na? Ate Mayjoy Sichu, Leon Bet de la Cruz, Lilet Tagono, yan, maganda ate, yan ha. Maria Lindsay, yan, good morning, good evening. Bing Arcega, Fighter Lolita, Vilma, Lino Bet de la Cruz, aha. Alicia Just for Fun, ay ka Spencer Lacalle, magandang gabi. Ate Mocha, first name, magandang gabi. Frederick De Luna, Lucia Borota, M16, Ate Maribik. Yan, good evening ha. Leo, ano sabi ni Leonibet? Yung kumakalat na pulboronic si BBM, hindi nila imbestigahan. Oo nga eh. Mga sira ulo yung mga yan eh. Maria Lindsay. Concert mo ba yan? Isa pa tong gago na ito. Sandali. Pag nag-comment na lang. Anong problema mo, bata, batebot? Bilisan mo? Bilisan kung i-hide ka? Yan. Hide ka na. Gago. Hindi. Hindi si opinion. Bakit baliktad? Ikaw yan, putang ina mo ka. Buti nga sa'yo. Mamadali ka. Yung mga nagmamadali ha, diyan muna kayo sa Gedli-Gedli. Sino pa? Tagal, nakakainip. Nahide ka na, bakit nainip ka pa? Lipat ka ng ibang live, gago. Rick Nabal. Sino pa? Ay, safety and security vlog. Yan, no? Magandang ano. Bakit ka galit doon? Tangina mo, wala akong pakialam sa'yo. Noy Labs. Shoutout sa'yo, ha? Tet Roque, Ellen Fernandez, Malu. Tina Pecho, Armando. Thank you, ha? Magandang gabi, ha?
Maribel, Aida, Isunsa, anto, ipa, ano to? Ipataig nila para murahin sila. Busog sila sa mura. Ay, patawag. Mamaya, pag-usapan natin yan, ha. Ay, Miss Salazar. Tanga na, kagigising ko lang, eh. Renato, baile. Ay, magbiruan na kayo sa lasing. Huwag lang sa bagong gising, ha. Ay, Ate Alice, thank you sa pagpaparinyo ng membership, ha. Maraming salamat. Okay. Ay, mga putang ina nyo, pumunta lang kayo sa mga live para mambura. Magsilayas kayo rito, putang ina nyo, pagsasampaling ko kayo, eh. Joji Belda, Jose Torrente, yan, magandang gabi, ha? Putang ina nyo. Wala naman kayong tulong. Wala nga kayong ambag sa pamilya ninyo. Nangihingi lang kayo ng pampisunit ninyo, mga putang ina nyo. Tapos makapag-demand kayo, eh, mag-umpisa na. Bakit? Mauubos na ba yung hinulog ninyong piso sa pisunit? Wala na ba kayong pandata, mga hayop kayo? Sharon Tan, yan, magandang gabi. Ha. Ate Shelly, Nessie, maraming salamat, ha, sa pakulay. Oh, tangina nyo, ha. Ako, huwag nyong inuulol, ha, mga gago kayo. Wala naman kayong ambag. Tangina. Para kayo mag-introl. Hindi nga kayo binibigyan ng cellphone ng amo ninyo. Wala nga kayong pandata. Ang gagaling niya po itong mga keyboard warrior kayo. Keyboard warrior kayo sa PisoNet. Mga ayop kayo. Ay, Ate Marabik, thank you, ha. Thank you. Maraming salamat. Mga uhugi naman. Tanungin mo, bobo naman. Kagaya kayo ng mga bobo na mga vlogger na pinapaniwalaan ninyo. Ha? Tanginan nyo. Ang tatapang sa comment section, pagka nakita mo naman ang harapan, putang na, mga bahagang buntot. Raymond Pineda, magandang gabi. Putang ina nyo kayo. Palibasa kasi, yung amo nyo addict, kaya kayo addict na rin, eh. Putang ina nyo, sige. Habang nandito kayo, habang nanonood kayo sa akin, habang nagko-comment kayo ng ganyan, aalipustahin ko. Oo, mumurahin ko. Ipagsisigawan ko na may bangag kayong presidente. Ang ina nyo. Sige, isa pa. Bawat comment nyo, sasabihin ko, bangag. Oh, tanginan nyo. Mga ulol kayo, ah. Ate Casey, thank you so much sa Ate Casey. Tanginan ito, mga hayop na ito. Pakantay mo nga lang lupang inirang, hindi marunong yung mga yan, eh. Ang ina kayo, ah. Ayaw, Atanista, Danilo, Chris Ulo, oh, ikaw ba yan?
Hindi ikaw yan. O pati si, pati ito, si Cruz Ulo. Hindi ikaw yan. Okay. Wala na ba? Wala na ba mga bangag dyan? Oh, mga bangag, mag-comment na kayo para ano? Puro naman kay bobo. Pinag-aaral kayo ng mga magulang niyo, puro kay TikTok. Puro kayo Mobile Legend. Ang sira ulo kayo. One Canadian, magandang ano? Ano? May mga bangag dami sa live ni Boyer Antonio. Eh, putang na lahat yan sila. Puro kayo Dota. Hindi nga kayo makapagbasa ng libro, mga hinayupa kayo. Ate Mirani Kimura, Bed Goodson, ha? Tangina niyo mga ulupong. Buti sana control kayo, tapos may mga utak kayo. May mga laman yung kukuti ninyo. Diba? Pag magtutrol kayo, dapat merong kayo nito. Oh. Merong kayo nito. Pag wala kayo nito, putang ina nyo, wala kayong kwentang tao. Wala kayong pakinabang sa bansa. Manang-mana kayo sa mga vlogger na agaya ni Mike Abe. Ano mga troll? Masakit? Eh, gago ka pala. Tanga ka. Di masasaktan ka. Bobo ka eh. Masakit talaga. Oh, di ba? Masakit maging bobo, mga putang ina nyo. Tarantaduan ninyo. Ay, Miresol Eason, magandang gabi sa iyo, ha? Hirap tanggapin, no? Tanga kayo, wala kayong laman utak, no? Buisit niyo ako, umpisa pa lang, di. Nagigising ko pa lang naman. Oh, kalma muna tayo, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Ang aga ng amaw. Okay, wala na mga tanga. O, taas muna kamay ng mga tanga. Taas na mga kamay ng mga bobo. Ate Moka, huwag kang magtataas, ha? First honor ka. May banat sa'yo si Mike Cervera. Eh, bobo naman yon. Ako hindi ko pinagpapansin yung mga yung ganyang klaseng tao. Bumanat lang sila ng bumanat. Eh, panoorin niyo yung banat, bobo. Banat ng bobo. Ano gagawin natin? Diba, ayaw mo lang silang bumanat na bumanat. Eh, bobo nga eh. Diba? Okay. Panoorin natin ito. Anong topic natin ngayon? Si PRRD. Ipapatawag. Oh, bago 'yan. Bago natin panoorin si PRRD na ipapatawag sa Senado at diyan sa Kongreso.
Panoorin muna natin ito habang hinahanap ko na wala tuloy. Haba-haba ito. Pero sugdan. Putang na, ito ba yung konti lang tao? Bakit parang marami naman eh? Bakit sabi ng mga vlogger eh, 1-5, 10,000, ito ba yung 10,000? Ganito pala, ganito lang pa karami, 10,000. Nanay Morning Dew, magandang gabi. Anyway, wag na natin pansinin yung mga ano. Kasi kayo, alam nyo naman sa sarili ninyo, napanood ninyo yung rally na yan na ginanap sa Davao del Norte. Alam nyo sa sarili ninyo kung gaano karami dahil napanood nyo yan ng live sa SMNI at iba pa natin mga vlogger ay nandoon. O huwag kayong papa-apekto sa mga pinalalabas nilang mga video o mga litrato na kakapiranggot lang, ha? Huwag kayong magpapa-apekto dahil kayo mismo alam ninyo. Huwag nyo nang patulang kasi habang pinapatulan nyo sila, lalo lang kayong iniinis. Oh, habang pinapatulan nyo sila, lalo lang kayong iniinis. Kayo na mismo ang makapagsasabi kung gaano ka na. Pabayaan nyo kung ano yung sinasabi nila. Oh, kasi alam nyo kung bakit. Gusto nila yon. Yung ginagawa nila, yung iinisin nila kayo. Oh, iinisin nila. Ayun ang gusto nila, inisin nila kayo. Diba? Ganun yun. Alam mo naman yan, mga yan, marami o konti, yung mga nagpunta sa rally, konti pa rin yan sa paningin nila. Hindi nga pwedeng magsabi sila ng totoo kasi nga mga bayad sila. Pag ikaw bayad, bulag, pipi at bingi ka. Napakasimple. Bulag, pipi at bingi, pagkabayad ka. Kahit mali, itatama mo. Bayad ka eh. May bago pa ba doon? Para naman kayong bago ng bago. Diba? Ito, panoorin natin muna ito. Nako, pinaagi sa pagbasa sa atong konstitusyon ang saligang batas diin ang tibuok Pilipino hasta ang mga ok-ok musunod yun diha. Oh, sabi, pati mga EP susunod daw. Yung konstitusyon, lahat tayo mga Pilipino ay kailangan sumunod sa konstitusyon, kahit na mga ipis kailangan sumunod. Aning dokumento ang gitawag nato, the Constitution of the Republic of the Philippines. Nagalalo professor si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng libu-libong tao sa Defend the Flag Peace Rally kamakailan sa Tagum City. Ang paksa ng kanyang lecture, ang term limits ng presidente at vice-presidente sa ilalim ng 1987 Constitution. Saad niya, malinaw na 6 years lang ang term limit sa mga nabanggit na pwesto. Hindi alam ng mga ano yan, mga troll yan. Bibigyan pa ng katwiran niya ng mga bangag vloggers. Nasa konstitusyon na yan, ayaw nila niyan. President, usbun ako, the president shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as vice president and has served was such for such as more than 4 years shall be qualified for election to the same office. Duhane. Presidente o vice presidente
Pero sa mga nangyayari ngayon, hindi mapakali ang dating Pangulo sa pagsusulong ng administrasyon sa charter change o tsa-tsa. Term extension raw kasi ang tunay na pakay dito. Kaya ang sana ay pahinga niya sa politika na udlot dahil sa isyo ng tsa-tsa. Dili ko gunta mo apil ane, apan napugos na lang ko, kay muragwa na ko kaangay sa naitabo sa atong nasod. Dora ko. Dora words. Ilalan ang kwaon for a term of 6 years. Batalan naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nauna nang sinabi ni Duterte na hindi siya tutol sa tsa-tsa basta't hindi makikinabang ang mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Kasama na dyan ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Matatandaan na issue kamakailan ang signature campaign o ang kontrobersyal na People's Initiative para amyendahan raw ang economic restrictions ng 1987 Constitution. Pero ani Duterte, hindi economic provisions kundi term limits ang nais amyendahan ng mga nagsusulong ng PI. Biruin mo yan, no? 6,000? Sabi ni mo, sabi pa lang isang bobong vlogger, siyempre itututukan lang SMNI yung maraming tao. Tapos yung konting tao, hindi tututukan. Eh gago, ito sa ibig sabi, marami talagang tao. Kasi ina talaga bobong nga eh. At tinututukan lang naman yung nang SMNI yung maraming tao eh. O di sa kanya rin galing, maraming ang tao. Gago. O ay kaayo mang yun, nga kaning usa ka tao, usa ka administrasyon, maning kamot na pod og usab sa konstitusyon para usbon. Tangtangon tong unom katuig o guston dungagan. Kagidere, buta ano to, Minions? Ano to? Minions ba itong mga tao na ito? Ay, sus mo. Hindi mo naman kailangan magbilang ng isa-isa dyan. Eto, pagpalagay mo'y banda rito. O pagpalagay mo rito, 100. 100. Ilang block, block by block mo bila, ano, i-estimate. Basic yan eh. Pag na-estimate mo isang block, o i-times 5 mo, i-times 10 mo. Ano, magbila ka pa ng isa, ano ka, tanga ka talaga. Pag binilang mo pa isa-isa yan, estimate mo, isang block na ito. O, pagpalagay mong 500, isang block na ito, 500. O, tapos i-multiply mo. Ganon mag-estimate ng ano, ng bilang ng mga tao. Hindi mo, alam ka lang sabihin mo pa dyan na ano. Information mo yan, count up! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putang ina kayo. Block by block. Isang block. Pangalawang block. Oh, tapos. Oh, estimate mo kung ilang block papunta roon. Papunta roon, ilang block. Ilang block papagano'n. Oh, i-multiply mo. Oh, per square meter. Correct! Tama! Ewan ko sa inyo. Ate Benny Gallos, magandang umaga, magandang gabi ha. Magandang gabi. O, tuloy. Tuloy na natin. Unom katuig o guston dungagan. Kagidere, 1 term, 6 years only. Karon naghimo sila bag-ong konstitusyon, muna gitawag o tsa-tsa. Constitutional change. Ang nagpadagan ining tanan si Lisa Marcos. Oh. Onya, ang iyang long-term goal, ang gusto ni Lisa Marcos, himoon po niyang presidente ang iyang anak. Hindutan.
Putang ina, pati anak niya na hindi alam ang ibig sabihin ng OFW. Gusto rin maging presidente ang animal. Putang ina talaga. May babala naman ang veteranong opisyal kay Pangulong Marcos kung talagang ipipilit nito ang tsatsa. Mr. President, I hope that you'd be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kag sirte pareho sa imong amahan o imo ning pungson. Ayaw mong sugot. Mara nang ako mong mensahe. Ayaw mong sugot, anak. Kay nga naman, ang ayan bang si Marcos magpadugay? Oh, karapat dapat bang magtagal si Marcos? Ako para sa akin na pwede na yung 6 na taon. Okay na yung 6 na taon kahit na hindi, 6 na taon na lang kami magtitiis. Pagtiisan ko na lang yung 6 na taon na yan, oo. Kahit bangag. Pero yung lolobo pa yung termino niya, ahaba ba, putang ina. Sobra lang pagtitiis ng Pilipino. 6 na taon ng bawat Pilipino ang nawala o huminto o nasira ang buhay. Kung mapapansin nyo, manonood niya lang tayo sa cellphone. May post sa YouTube. Pagkatapos, putang na, sasabihin mo, sinayang walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta, parang vlog ng mga tanso. Panonoorin mo. Pinanood mo ng 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, 4 minuto, 5 minuto. Tapos, mag-iisip ka, wala kang natutunan. Walang idinulot na maganda, na maganda sa buhay mo o sa sarili mo. Hindi ka man lang nga natawa, nabwisit ka pa. Tapos magre-reklamo ka, sinayang ko yung 5 minuto. Nabwisit pa ako. Diba? 6 na minuto nga lang, 10 minuto nga lang ang mawala sa'yo sa isang araw eh. Buisit na buisit ka na eh. Kung yung 10 minuto na yon na panonood mo, iwinalis mo ng bahay, na malinis pa yung sahig mo. Tama, mali. Yung 10 minuto, nagsain ka, sinalang mo sa rice cooker, diba? Yun nga, magre-reklamo ka na eh. Putang ina, sayang yung 10 minuto ko. Ate Pelis Nel, magandang maayong buntaga, magandang umaga sa'yo. Maganda ate, yan o. Oh. O, sino yon? Si Karen May Plato. Thank you so much sa iyong pa-super sticker, ha. Oy, Jake Ibarra. O, oh, yan, shoutout sa'yo, ha. Biruin niyo yun. Ilang minuto nanood ka ng walang kwenta sa cellphone kahit na hindi tanso vlogger. Yung may aabangan ka, nakala mo merong importante, may mangyayari. Pero pag tagal-tagal, wala namang nangyari. Ganon ang nangyayari dito sa administrasyon ni BBM. Ganyan ang ginagawa ng mga bangag vlogger. Pag pinanood mo, walang kasensens, wala kang matututunan, hindi ka na, kahit na sana wala kang matutunan eh, sumaya ka man lang, mapatawa ka man lang, nabigyan ka man lang ng good vibes. Wala eh, pinanood mo, nabuisit ka. Di ba, Ate Pelis Nel? T-
Tapos, wala kayong kadala-dala. Pinanonood nyo pa rin. Ah, diba? Oh, sino may kasalanan? Oh. Basic. Tuloy. Eto, karapat-dapat bang magtagal si Marcos? Pwede, pero 6 na taon lang. Tama na yon. Kung hindi ka man mapatalsik sa administrasyon mo ngayon, matatapos din ang 6 na taon. Ang ngayon ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihan, SMNI News. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated ang relasyon niya sa pamilya Duterte. Sa kabila nito... It's complicated. Ano yan? Status? Ano yung status mo? Single? Married? Engaged? It's complicated. Animal. It's... Oh, sige, it's complicated. It's complicated. Komplikado talaga. Hayop na yan. Marino Igarashi, magandang gabi, Angel Time Traveler. Sinabi niyang maayos naman ang kanilang relasyon ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa issue ng umunoy gentleman's agreement sa West Philippine Sea, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang sinesekreto kapag national security na ang pinag-uusapan. Si Kresling Katarong, Sol Report. Complicated kung ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya ngayon sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot ni Marcos matapos siyang matanong tungkol sa relasyon nila ng mga Duterte. Sa ginanap na presidential forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP nitong Lunes. Natanong din si Marcos kung paano nila itutuloy ang alyansa nila ni VP Sara gayong hayagan ng pagbatikos ng pamilya nito sa pulisya ng administrasyon. Sabi ni Marcos na tulad noong kampanya, wala pa rin naman daw nagbabago sa relasyon nila ni VP. Oh, kagaya ng kampanya, wala naman nagbabago. Ayaw mo lang aminin. Ayaw mo lang bumitaw. Parehas lang kayo ni VP Sara, ayaw bumitaw. Pero si VP Sara... May mga pasaring na napulburon sa pagbigay sa bata ng pulburon. At may pasaring din na masarap. Ay, masarap. Ano ba yan? Ito ganun eh. Ginampos. O niya, kani. O niya yung itawan nga. Pag-uong. Oh man. Silang duha, pares na sa mangga. Ano na? Ginamos. Mangga. Kabalo mo, Onsay. Another name para sa mangga? Onsa man. Ang tawag ano niya? Mangga gamit. Hindi sara, hindi sara. Oo! Onsa na? Onsa na kapiro-irbalo ni mo, hindi sara. Ay, bahala na kayo umintindi. Bahala na kayo magbigay ng kahulugan. Naglaway ako sa mangga eh. At saka sa ginamos eh.
Ano ba ibig sabihin ng... Ay! Kayo na magbigay ng kahulugan, ha? Kayo na lang magbigay ng kahulugan. Oo, kung ano pa ang isa pang tawag sa mangga. Dito na tayo. Kayo na lang. Ayawa. Masa na yun? Gulo ng GC? Anong sagot nila? Alam mo ngayon, di ba? etong si tawag nito. Etong si Governor. Si Governor Jubahib. Si Governor Jubahib. Pinayagan niya yung maisog rally dyan sa Davao. Ano nangyari? Sinuspinde. Kasi nga, kung mapapasin ninyo, lahat ng kaalyado ni PRRD, pilit nilang ginigiba. Ay, Doc Jarly, magandang umaga sa'yo, Doc Jarly, ha? Pilit nilang ginigiba. Eto naman si Congressman Alvarez. Isa pa, ito. Pakinggan na natin ano bang nangyari kay Congressman Alvarez. Nagsalita siya, di ba? Ano ba yung sabi niya? Panoorin natin. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang naging panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na humihikayat partikular sa Armed Forces of the Philippines o AFP na kumala sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at para mapilitan itong bumaba sa pwesto. Gayunman, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na kailangan nilang suriin ang kabuuan ng konteksto ng pahayag ni Alvarez para malaman kung may tuturing itong isang uri ng sedisyon. Inilabas ng DOJ ang pahayag matapos na manawagan ng isang mambabatas na sampahan ng kasong sedisyon si Alvarez na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puta, Marcos Senior na Marcos Senior ang datingan, di ba? Ganyan na ganyan ang style ng tatay. Yung style ng tatay niya na si Ferdinand Edralin Marcos. Ganyan na ganyan ang style ng tatay, animal. Diba? Yung style ng tatay niya dati, lahat ng mga kalaban sa politika na lahat ng kumukontra sa pamumuno niya, ipinakukulong. Lahat ng mga TV station ipinasasara. Makoy na makoy ang datingan, eh. Diba ganyan na ganyan yung kanyang ama? Parehas na parehas ang gawi. Pare-parehas ang gawa. Ang nakikinabang nung panahon ng tatay niya, yung mga krony niya. Ngayon, sino nakikinabang? Mga krony niya. Mga kaalyado niya. Lahat ng kumukontra, kulong. Lahat ng bumabatikos, sara.
May pagkakaiba. Xerox copy na Xerox copy ang animal. Kesyo magaling daw si Marcos, marami daw na pagawa. Kesyo ganito, maraming ginto. Gagayahin niya ni PBBM. Oo, gagayahin ni BBM niya, maraming pinagawa. Ma-okay ang buhay noon, golden era noon. Maraming ginto, ipamimigay. O ngayon, ano ginagawa? Parehas sa parehas. Sino-sino mga politiko na mga pinakulong noon? Sila Mitra. Yung tatay ni Senator Pimentel, pinakulong. Joker Arroyo. Sino pa? Ninoy Aquino. Napakarami. Istasyon. Pinagkukuha. Ay, putang ina. Same-same lang sila. Parehas lang. Nagkataon lang, yung tatay matalino, eto bobo. Yung tatay hindi adik, eto adik. Oh. Yung isa matino, ito bangag. Diba? Wala lang ang yun lang ang pinakaiba. Yawa. May balita nga kami, putang ina eh. Lahat daw kami mga vlogger, malapit-lapit na eh. Sabi, may banta na sa amin, animal. Nasaan na ba yun? Pinapanood daw kanina, nawala ah. Asa na yun? Putang ina talaga oh. Oh, eto. Kagaya nito. Pag-usapan natin yang dito muna tayo bago tayo pumunta doon sa isa sinasabi ko. Para tuloy-tuloy tayo. Oh. Suportado ng mga Wait. Isilang Buster para tuloy. Pambihira ka naman kasi Buster eh. Okay. Ito. Naano nyo ba yung balita? Di ba 2024 budget? Pero ako sa palagay ko, okay lang naman ito. Kung talagang gagamitin sa tama. Pero bakit ganon? Marcos government release over 80% of 2024 budget in first quarter. Biruin niyo yan. Yung kabuuan ng budget ng 2025 budget ng
2024 national budget, ang na-release na ay 80% ngayong pa lamang first quarter. Hindi ko alam kung totoo ito, ha? Pero ayon dito, the Marcos government has made significant progress disbursing the 2024 national budget with over 83% release as of the first quarter. Anak ng putang ina, first quarter pa lang, ang budget, ang national budget, na-release na. Yung 83% animal. Talaga? Ano yan, inanakaw-nakaw na nila dahil nakakaramdam na sila na mawawala na sila? Putang na, magkano yung budget natin ngayong 2024? Ilang? 5 trillion yan mahigit. Wala naman tayong nakikitang mga proyekto na ginagawa. Ang galing ninyo, ang bilis ninyo mag-release ng budget, ang bilis nyo magsipagnakaw. Biruin nyo, first quarter pa lang, ilang quarter meron tayo sa isang taon? 4, unang quarter pa lang. 80% na ng national budget ang na-release. Anak ng puta. Iyawa kayo? Talaga? Saan nyo dinala yan? This translate to 4.8 trillion out of the total 5.7 trillion. Ibig sabihin, yung national budget natin for the whole year 2024 ay 5.7 trillion. Ang nakuha na, ang na-release na ay 4.8 trillion na animal. Wala nang isang trilyon ang natitira. Ibig sabihin, kasama sa budget ng 2024, yung ayuda na 500 billion. Kasama sa budget yung 731 unprogrammed. Nakuha niya ninyo? Nanakaw. Puta. Saan napunta yan? Nasa bulsa na ba yan ang mga congressman? Yawa! Pili mo, 83% na. Eh ako naman siguro, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Para, kaya ibinigay na lahat, inirelease na lahat ng mga project, mga budget na yan
para maumpisahan na kagad yung mga proyekto. O eto na yung pera, may budget na kagad kayo para yung mga project ninyo magawa na ninyo. Okay. In-release ang budget para magamit na nila at magawa na nila yung mga proyekto. Ang tanong, may mga proyekto ba kayong nakikita sa mga distrito ninyo? May nakikita ba kayong mga proyekto na ginagawa sa bayan ninyo? Tanong lang. Tanong lang. Meron na ba? May inuumpisahan na ba? San banda yung project? Aba, malay ko Ate Leni Permi, nagtatanong din ako. Sa Mars? Bigyan na natin ng benefit of the doubt eh. Oh, sige. Oh, akin na yung budget. Oh, i-release natin para mabigyan na natin ng pondo yung bawat ahensya ng gobyerno. Mabigyan na natin ng pondo yung mga proyekto ng mga magnanakaw na congressman. Para maumpisahan na yan kasi kailangan uubusin niyo yung pera na yan sa kanyang mga sa mga proyekto para hindi kayo nasisilip na 11 days lang inubos yung 125 million. Kasi baka mamaya ibigay sa inyo yung pera na yan December eh masilip pa sa inyo kagaya ng ginawa kay VP Sara. Kaya kailangan makuha na namin yan. Manakaw ay manakaw. Magawa na namin yung mga proyekto. Kaya kukunin na namin yung mga budget. Ang tanong ni Ninang Imelda Nakamura. Diyan sa kinilalagyan mo kung saan ka man nandito ngayon sa Pilipinas. May proyekto ba dyan? Para malaman natin, may inuumpi... Baka may nagbubungkal na ng kalsada nyo dyan. Kahit ayos yung kalsada, binubungkal. Ha? Baka binigay na kay atin... Baka nakaparte na yung Ninang Imelda Nakamura ko at pinapalaro niya na ng bingo. Ha? Ano balita dun sa 1 million housing per year? Ana, matagal ko nang sinasabi yan. Lagi ko sinasabi yan dito, Ate Leni Permin, noong nagbakasyon ka. Siguro isip-isip nila. Wag niyo na kaming i-audit diyan sa budget na yan. Wag niyo na kaming i-audit. Kami na bahala, ipapatawag namin si Duterte sa Kongreso at iimbestigahan namin. Okay. Lipat tayo, animal. Na... Ito talaga si Roberto Tiglaw, oh. Okay, tuloy. Anak lang po siya talaga. Ano sabi dito? Oh. Panoorin natin itong balita na ito. Masyado akong natatapangan sa presidente natin. Sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kukontrahin?
Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging payag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana wag hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi ito ang oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga... Kaya nga, ito kine-question nila yung gentleman agreement ni PRRD at saka ni Xi Jinping kung meron man. Ano ba talaga yun? I am horrified. Pero siya, nakipag-agreement siya sa Japan at saka sa Amerika na hindi niya sinasabi sa atin kung ano yung agreement na yon. Hindi niya ipinapaliwanag sa mamayang Pilipino kung ano na pagkasunduan nila doon. Ha? Tanong kayo ng tanong, ano ba yung agreement, ano ba yung napagkasunduan ni Duterte at ni Xi Jinping? Eh kayo putang ina, ano na pagkasunduan ninyo ni Biden? Sige nga! Yawa kayo! Biruin mo yon, kine-question mo. Wala kang makita eh. Nag-hallucinate ka lang yata na merong secret agreement at hindi mo malaman kung ano yon. Samantalang ikaw, pumunta ka lang Amerika, nakipag-usap ka sa Japan at saka sa Amerika kay Biden. Pagkatapos, hindi nga alam ng mga senador kung ano yung pinag-usapan ninyo. Kung binenta mo na ba yung Pilipinas? Kung isinubo mo ba sa gera? Alam nyo, horrified din kami. Kung ano yung napagkasunduan ninyo? O tuloy! Trust para na magpaliwanag ang divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issues sa gentleman's agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa
taong bayan, lalo na itong national security, ano na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ngayon lang kasi ito medyo naglumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, eh, mag-usap na lang sila ng, ano, ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero si Sanat Jaffery Manuri... Naku, putang inahayop! Andito pala itong bruha na ito! Ay! Sino bang lalaki dito sa viewer ko? Sino ba lalaki rito? Wala ba lalaki rito? Ito sa LNM. LNM! Hinahamon ka ni Risa, lips to lips daw kayo. Oh, ikaw, kasi-kasi, ikaw na lang ka lips to lips. Oh, lips to lips daw kayo. Putang ina ka, Dom G, nakarinig ka ng lips to lips kay Risa Ontiveros? Bigla ka naging present? Bakit mukhang tuyot yan, Sir Buster? Ba malay ko? Eh di, tanong mo kay ano, kay Peter kung bakit tuyot. Eh siya nagsabi niyang siya nagsabi na kabit. Ay, wala akong sinabi ha, si ka Peter ha. Atuloy! Leader Risa Ontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang gentleman's agreement sa Senado na nindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was... Alam mo, Risa Ontiveros, noong panahon ni Duterte, isa kang senador. Nag-re-elect ka nga eh. At ikaw lang ang nanalo. Noong panahon ni Duterte, isa kang senador, bakit hindi ka nagngangangaw-ngaw noong panahon ni Duterte? Bakit nung nawala na si Duterte, tsaka ka nagngangangaw-ngaw? Bakit hindi mo yung kinontra noon noong panahon ng administrasyon ni Duterte samantalang senador ka noong gago? Tapos nung nawala na si tatay, di ka, tsaka ka magngangaw-ngaw ng panahon na nandyan siya. Nanahimik ka, ulul ka. Ha? Hindi nga. Nung panahon ni PRRD, senador yan. Silang dalawa ni Laila De Lima. Si Laila De Lima, nagngangaw-ngaw, ayun, nakulong, nakasuhan sa pagpoprotekta ng illegal na droga. Nanahimik tong gago na ito, natakot. Kung talagang matapang ka, bakit hindi ka nagsalita patungkol dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea? Yung naman pala sinasabi mo na magulo na noon pa. Bakit hindi ka nangangawaw? Yeah! Alam mo pala eh, magulo pala eh. Bakit hindi ka nagsasalita noon? Bakit tahimik ka?
Ulol ka pala eh. Tapos nawala si Tatay Digong eh. Tapang-tapangan ka ngayon. During his administration, that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Looks like the Philippines is a international puppet of China. Tayo rin naman noon, nung panahon ni Pinoy, international puppet din tayo ng Amerika. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa pagbabalik sa sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite. Para natin ipagtanggol ang best friend niya. Putang inaayop. Pagdating naman ng hearing, puro basa. Yawa ka. Ang didinig sa issue ng gentleman's agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan sakaling iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee on Foreign Relations. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Dios. Alam ninyo, yung mga sinasabi ninyo na papatawag, ipapatawag, pati sa Kongreso, ipapatawag. Total naman, buhay pa naman si Lorenzana, nandyan ngayon sa gabinete. Ni BBM. At nandyan din si Secretary Anyo, nandyan sa gabinete ni BBM sa DICT. Ah? Lahat yan mga yan, alam kung ano yung napag-usapan. Bakit hindi nyo tanungin yung dalawa na yan? Bakit hindi nyo tanungin kung di ba naman kayo mga ulol? At sila mismo nagsasabi, total kakampin nyo na sila, sila ngayon ang magsasabi kung talaga nga o totoo ba na merong gentleman agreement. Ha? Huwag kayong mga tanga. Para nakatuloy kayong mga troll. Puro tanga. Ano ba sabi? Ito nga oh, panahon nga ito. Ito, dati nga. Si Hardilesa. Si Hardilesa ay dating solicitor general nung panahon ni Noynoy Aquino. Ito na lang. Bigyan ko kayo ng example, ha. Panoorin natin ito. And we're now joined by former Solicitor General Francis Hardilesa. He was part of the legal team of the Aquino administration that took China to court and scored a victory for the Philippines. Justice Hardilesa, good morning to you, sir. Good morning, Karen. All right, let's start first with this. Was there anything unconstitutional, frankly, with what former President Duterte did? He said he just agreed to the status quo in the South China Sea. Oh, ito ha, Solicitor General. Ito ha, abogado ito. Para kumbaga sa Amerika, ito yung animal. Ano tawag dito? Pag Solicitor General ka, para kang sa Amerika niyan, yung tawag dito? Pag sa US ka, may tawag dito eh. Comment nyo nga kung ano tawag dito sa Amerika.
District Prosecutor, gano'n, parang gano'n. Ha? Okay, 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 okay. Ano yung tanong? Kung meron ba, kung unconstitutional ba yung ginawa o yung aksyon ni PRRD ni Tatay Digong? Ulit. With what former President Duterte did. He said he just agreed to the status quo in the South China Sea, the West Philippine Sea issue. He said it's an agreement to the status quo. Is that unconstitutional? Well, not necessarily. The thing, Karen, is the president gets the mandate from the people. At that time, remember, President Aquino started the arbitration. And then comes President Duterte. He has a slightly different view. But I think we should remember President Duterte for what he said in the UN. Very clearly, in a speech in the UN, he said, we have the arbitral award. Now, we have President Marcos. President Duterte has said what he has said. So I would rather President Marcos has said that whatever agreement President Duterte had, he would not necessarily abide with it. So we should respect each other's views. And I think the President Marcos is on the right track today. But narinig nyo? Narinig nyo? Ito, dalawa na ito nagsabi, ha? Ang bawat presidente ay merong kanya-kanyang pagkakaintindi o kung papaano niya tatrabahuin yung kanyang foreign policy. May kanya-kanya kayo. Ha? Dumiskarte ka. Yun ang diskarte ni Tatay Digong, pero wala namang nakuhang... Pa sinasabi ninyo yung ayungin siyol? Lamputa talaga. Ulitin natin, ha? Oh, ulitin natin. In a speech in the UN, he said it, but I think President Duterte said the arbitration. Remember, President Aquino started the arbitration. And then comes President Duterte. He has a slightly different view. But I think we should remember President Duterte for what he said in the UN. Very clearly, in a speech in the UN, he said, we have the arbitral award. Oh, nag-speech pa sa UN, si PRRD, we have the arbitral award. Oh, meron ka, andito sa amin yung award. Amin yan. Now, we have President Marcos, President Duterte has said what he has said. So I would rather President Marcos has said that whatever agreement President Duterte had, he would not necessarily abide with it. Oh. So, maliwanag, hindi niya kailangang sundan kung ano ang mga ginawa ni Duterte noong mga panahon niya, noong administrasyon niya. Kung ano man yung pagiging... yung usapan niya doon sa isang leader ng bansa. Hindi niya dapat sundan yun. Hindi niya pwede dapat gawin nyo kung ayaw niya. Eh bakit pakikialaman niya pa kung ano man yung... Ay putang ina mo. President Marcos has said that whatever... agreement President Duterte had, he would not necessarily abide with it. So we should respect each other's views. And I think the President Marcos is on the right track today. But we should not necessarily, you know, we are up against a giant Karen. We should marshal all our efforts into getting what is good for the Philippines. So we should not, I think, our leaders should
should refrain from, you know, for example, I hear that they want to have a Senate hearing. What for? President Duterte has said what he has said. So President Marcos has said he does not agree with what Duterte said. President Marcos is our present president. He has the mandate of the people. He is the chief architect of foreign policy. So I think if the Senate wants to do something, it should be just to try to influence the president. For example, Karen. Galiga doon, pasok. Maliwanag, oh. Ikaw na ang may mandate ngayon. Ikaw na ang masusunod, BBM. Kalimutan mo na. Ikaw na nga nagsabi, Mr. President, kung ano ang napagkasunduan ni PRRD noon at saka ni Xi Jinping, expired na. Wala na. Wala nang visa. Dahil iba na ang presidente ngayon, ikaw na ang presidente, foreign policy mo na ang masusunod. Basic. Ate Joson USA, maayong buntag sa imuha diha. Tang ina talaga, oh. It should be just to try to influence the president. For example, Karen, we won big in that arbitral award. We won big on the environment. Now, last year, Secretary Limulya called me and another lawyer. I thought he was going to file a case to get damages. Now, I think they have brought in the Solicitor General into the National Security Group. The task force. So that should be the effort. Huwag na tayong mag-tagisan ng kung ano-ano, masamang salita. Kasi we are all Filipinos. Okay. Now, justice. Ito, pakinggan niyo ito si ano, ay pagpipilitan talaga nito ni ano eh, ni Karen Davila eh. Ididiin niya talaga si Duterte animal ito eh. This so-called agreement that former President Duterte had with China, do you believe it gave away the Ayungin Shoal? Because that's what former Senior Associate Justice Carpio said. Oh, kasi sabi to ni Justice Carpio, eh, pinamigay ni ano eh, ni Duterte. Yung Ayungin Shoal kay Xi Jinping eh. Ayun ang agreement nila eh. Eh, pakinggan natin. What do you lose, we gave away? Yeah, a Ayungin Shoal. No, we did not lose a Ayungin Shoal. Nobody gave away a Ayungin Shoal. That's still part of our territory. Our brave soldiers are there. We did not. Nobody gave it away. I do not agree with anybody. That's un-Filipino to say that anybody gave it away. You see, if we are before a tribunal now and somebody says we gave it away, eh, mag-ingat tayo because we have to be careful with what we say. Alam mo, butang ina mo, napagalitan ka. Oh, mag-iingat tayo, ha? Ano? Diba? Ay, hindi mo pwedeng ganyan. Wala tayong pinamimigay. Mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. O, ano nangyari? Eto ha, Solicitor General ito ni Noynoy Aquino. Mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin dyan. Putang ina, pinamigay natin ang Ayungin Shoal. Ulit! Nobody gave away Ayungin Shoal. That's still part of our territory. Our brave soldiers are there. Nobody gave it away.
I do not agree with anybody. That's un-Filipino to say that anybody gave it away. You see, if we are before a tribunal now and somebody says we gave it away, eh, mag-ingat tayo because we have to be careful with the, what we say. Mm-mm. Yun ang sinasabi ko. The context is if by agreeing with China not to repair BRP Sierra Madre and only agree to supplies for water and food, according to Carpio, kung lumubog yun, nawala na tayo. This is his exact quote. Papasok ang China. Parang ibinigay niya ang Ayungin Shoal sa China. Putang ina, para lang pala eh. Parang ibinigay niya ang Ayungin Shoal sa China. Ay, putang ina nyo. Nangyari sa inyo? O tuloy? You know, Karen, if you read the one of the papers today has an account that despite what President Duterte allegedly said, we continued up to Lorenzana. He was still with President PRRD, I think. Up to the end, in fact, the paper reports that they were inside the resupply vessel and they brought planks, they brought equipment to refurbish. So this is what I'm saying. This is foreign affairs. You sometimes you say something and then the lawyers will say, okay, that's it. But you can do something else. The term being used, it is discarte. Mm-hmm. Discarte because we are not as strong. Oh, narinig mo? Kasi it is where it is. Pero imposible namang hindi nagdadala dyan yan ng, hindi nagdadala ng pantapal yan, na pangkumpunian dyan. Imposible talaga, kaya nga dumidiskarte. Putanginan nyo. Ah, diba? Nation, we have to face it. So I find this is not productive to go back. What we should do is to go forward. We have an award. President Duterte has said before the UN that we have this award. Okay, President Aquino Marcos is now in the office. He has the mandate of the people. He doesn't believe in status quo. So. But you know, I there's a one big difference, Karen. During the time when we filed the arbitral award, nobody was on our side. Oh, yan. Kwento na laki Pinoy na yan. Pero kung mapapakinggan ninyo, hindi nga ibig sabihin, di ba, ikaw na ang chief architect ng foreign policy. Dumiskarte na, nasa'yo na yung diskarte. Kung ano man yung napagkasunduan nung nakaraang administrasyon, kausapin mo yung magkaroon kayo ng bilateral meeting ng China, kausapin mo yung mga napag-usapan ninyo. Napag-usapan ninyo, wala na yon. Ako na ang presidente at eto ang gusto ko. Ganon. Hindi yung pupunta ka nang sa Amerika, tapos magpapakampi ka dahil hindi mo kaya makipag-usap sa China. Tapos, kunyari, magpapalakas ka ng puwersa. Kaya ka natatawag na crybaby. Biruin mo yan. Ikaw na ang chief architect ng foreign policy. Tapos, yung problema, isisisi mo pa doon sa nakarang administrasyon na meron ding sariling discarte ng kanyang foreign policy. Kanya-kanyang diskarte yan. Hindi naman sinabi ni Duterte, ganito ang foreign policy ko, kailangan ganito ka rin. Hindi, wala namang ganon.
Sabi nga ni Attorney Harry Roque, diniskartihan na lang para kasi sa sobrang tagal, oh, lulubog kaya nga eh. E ngayon, ngayon anong ginagawa ninyo? Pinapagahasa nyo ngayon yung bansa natin sa mga Amerikano. Tingnan nyo, nagbabalikatan exercise kayo dyan. May mga military base, yung EDCA. Ano ginagawa dyan? Nagkakaroon ng military drill dyan. O nagkakaroon kayo ng pagpapasabog ng missiles. Makita ka. O nagkakaroon kayo ng mga pasabog ng mga missiles dyan. Nasisira nga dyan yung ano dyan, yung kagubatan dyan. Eh sa ano nga eh? Pinalayas nga yung... Tataka nga ako ah. Ito. Nagtataka nga ako. Nasaan na yun? Mm-hmm. Ito. Oh, ito ah. Suportado ng mga mamamayan ng Niger ang naging desisyon ng gobyerno nito noong Marso na tapusin na ang pamamalagi ng nasa 1,000 United States military personnel sa 2 base na nasa bansa. Ayon sa ulat ng White House sa Kongreso noong buwan ng Disyembre, nasa 650 ang US military personnel sa Niger. Nasa siyudad ng Agadez ang major air base ng United States, 920 kilometers ang layo mula sa Niamey. Isang drone base, ang Air Base 201, ang ipinatayo rin malapit sa Agadez na nakahalaga ng 100 million. Mula 2018, nagamit ang base sa pag-target sa ISIS fighters at Jamal Nusat al-Islam ul-Muslim na kalyado ng Al-Qaeda sa rehiyon. Bago ang coup, isang key security partner ang bansa ng France at US. Naging base rin ang nasyon sa international efforts para mapigilan ang rebelyon sa Sahel region ng West Africa. Dumating naman sa bansa ang mga Russian military instructor at equipment noong Miyerkules, April 10. Hindi pa naman tukoy kung kailan naalis ang mga tropa ng Estados Unidos sa Niger. Miguel Rey de Leon, Ay, Nanay Esther McKinnon, maraming salamat po, Nanay Esther, ha? Oh, nako. Oh, kumusta ka na, Nanay Esther? Oh, okay ka na ba? How's your health? Oo. Eh, magpagaling, ha? Oh, eto. Mamamayan ng Niger, nagprotesta para mapalayas na ang US military sa bansa. Tapos tayo, kinakanlong natin. Okay, no? Kasi alam nila, gulo. Kung nasaan yung mga kasundaluan ng Amerika, mga militar ng Amerika, may gulo. Gusto nila na maging mapayapa na yung bansa nila. Eh, pero tayo rito, pinapagahasa ng presidente natin yung bansa natin. Kapaka basic. Sila ayaw na nila, tayo gusto natin. E di wow! Yawa. Ay, nako. Ano ba sabi dyan ni Congressman Marculeta? Napanood nyo ba yung ano, yung press con kanina ni ano, ni Joel Villanueva? Ang kukulit ng mga reporter doon. Gusto talaga nilang imbestigahan si Tatay Digong. Ito, panoorin natin to, hindi natin to natapos eh. Ha? Ano bang meron dito? Pakinggan natin ha. Ito. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, The only thing I remember was that
status quo. Yun, status quo. That's the word. Walang galawan, no movement, no armed patrols there. As is where is. Mm-hmm. Para walang magkagulo, hindi tayo magkagulo. Ayan. O yun. At bilang presidente, di ba kung prerogatibo naman niya, huyan, di ba? Oh. Ano ba yung exist? Ay, ingat ka, Nanay Esther, ha? Maraming maraming salamat. Okay, ito kayo. Tidong condition noon, kasi kung as is where is, uh-huh. Ano ba yung, meron na bang nagpapatroli ang Chinese noon? Chinese vessels? Nung mga panahon na yun? Kung wala, dapat eh, kung status ko, dapat wala rin mga militia vessels sa China. Uh-huh. Dapat wala rin Coast Guard. Pero yung status ko, tayo, nananatiling binibigyan natin ng pagkain talaga yung nandun. Yun na nga po. Eh, status quo talaga yun. Mm-hmm. Hindi naman pwede hindi natin bigyan ng provision yun. Hindi namatay naman yung mga, yung mga sundalo, yung mga sundalo doon. Natin doon. Nagutom, opo. Parang ipinupoint out kasi ata ng China, kasi hindi lang naman simple yung pagkain na dinadala nyo, kundi nagdadala kayo ng mga construction supplies para gusto nyo pang parang pinatatatag natin yung BRP Sierra Madre. Yun ata ang ayaw nila ko. Kung pagkain lang, tubig, inumin, eh di walang problema, makakadaan kayo. Pero kung lalagyan nyo... Teka muna, hindi nyo lang nalalaman doon. Nagdadala rin kami ng mga pako, ng lahat ng ano. Medyo dumadami lang ngayon. Yung status quo pa rin yun. Anong ibig mo sabihin? Panulubugin ba namin yun? Ano kayo? Ano kayo bali? Ganun naman yun. Hindi naman po pwede yung ganun. Kaya nga eh, hindi nga naiisip yun. Hindi naiisip yun ng mga ano, ng mga bobo. Siyempre, Ito lang. Halimbawa, ako nasa bundok ako ha. Halimbawa, ako nakatira ako sa bundok. Ah, hindi ako makaalis doon sa bundok kasi binabantayan ko yung lupa ko. Ah, tatawag ngayon ako sa nanay ko. Nay, pagka bumisita kayo rito, magdala kayo ng ano ha, ng tinapay, kape, asukal, o dilata, noodles. Samahan mo na rin ng ano ng yero. Oh, kasi gagawa ako ng bubong dito, mauulanan ako pag matutulog ako. Dagdagan mo na rin ng tabla. Kahit na bawal magdala ng tabla at yero doon, ang gagawin ng tatay ko, ikakat yung tabla. Tapos ipupulupot doon sa kumot o kaya sa banig. Pagtingin, banig. Pero yero pala. Yun ang tinatawag na diskarte. Pero bakit kayo lang kayo nag-iingay? Diba? Eh, nak, bawal magdala ng kumo dyan, ng ano dyan, nak, yero, kasi gagawa ka raw ng bahay. Lalo na yung mga squatter area, yung may mga compound, bawal di ba magdala ng mga construction material? Ano ginagawa? Bakit? Sa dinami-dami ng pinagbabawal na pagdadala ng construction material para hindi makapagpatayo ng mga bahay dyan, mga squatter, bakit nakakabuo pa rin ng bahay? Bakit nakakapasok pa rin ng simento at hollow block? Kasi nga, diskarte. Sa palagay nyo kaya kung hindi dumiskarte ang administrasyong Duterte noong mga panahon na yon, sa palagay nyo kaya, nandyan pa kaya ang BRP Sierra Madre? Sige nga. Nakalutang pa kaya yan dyan? Smiyo Marimar. Common sense na lang eh. Ayun ang problema. Wala kayo nun. Nga, kapag hindi na
ano kayo? Ano kayo, bali? Ganun naman, hindi mo po pwede yung ganun. Yun na nga. Kapag hindi namin kinumpuni yun, hindi nalunod naman yung mga sundalo namin. Walang development doon. Ang gusto niya ata, kainin ng kalawang lahat. Ang importante talaga doon, yung kinakailangan magkaroon ng masusing pag-uusap yung dalawang leader ng ating bansa dyan. Mukhang ang iba, yun din ang ata. Ang nangyari, mukhang... Lumayo tayo doon sa alternatibo na yun eh. Na iba eh, opo. Di ba? Yun ang nakakalungkot sapagkat maaring nagkaroon ng magandang bunga. Halimbawa, opo, pag sineryoso natin na... Eh ako lang sinasabi ko sa iyo na ang dami ko rin kaibigan ng mga Chinese leaders dyan. Ano? Totoo po yan. Kung dahil sa Kumu ako yung member ng House. Paminsan-minsan eh, tayo ay naiimbita sa kanilang mga... mga piging nila, yung halimbawa yung anniversary nila, tayo naman eh pumupunta. Opo. At nakakausap natin, rinig din yung kailangan mag-usap tayo. Palagi nilang sinasabi. Yun ang kanilang lagi. Opo. Sa kanila naman, naririnig din yung kailangan mag-usap tayo. Palagi nilang sinasabi. Yun ang kanilang lagi. Opo. Wala kanyang bagay na hindi natin mapag-uusapan. Mm-hmm. Mas maganda kanya yung napag-uusapan natin kesa gumagawa kanya tayo ng mga bagay na papalayo. Mm-hmm. Doon sa gusto nating mangyari na magkaroon tayo ng istabilidad sa pagitan ng ating dalawang bansa. Palagi ganun na sinasabi nila eh. Opo. Eh, hindi alam ni BBM yan, congressman. Si BBM, kasi yan, bata pa lang yan si BBM, lahat ng gusto niyan nasusunod. Lahat ng gusto, ano yan eh, spoiled brat yan eh. O, diba? Spoiled brat yan. Nag-iisang anak na lalaki. Tapos, alam nyo na, pagkatapos, lahat, walang ginusto yan. Kaya nga naging bangag eh. Walang ginusto yan na hindi niya nakuha. Oo. Pagkatapos, pagka hindi niya nakuha ang gusto niya, magsusumbong sa tatay niya. Tayo, hindi ko nakuha. Ay, tatay niya gagawa ng paraan para makuha yung gusto niya. Eh, sa pagkakataong ito, wala siyang mapagsumbungan na hindi niya nakuha yung gusto niya. Kaya, nagpasak lolo sa Amerika kay Biden. Kasi hindi naman yan marunong makipag-usap eh. Ikaw ba bangag? Makikipag-usap ka sa hindi bangag? Diba? Magkakaroon ka ng ano sa sarili mo eh. Ng insecurity. Maano ka eh, magiging andap ka eh. Teka, pero putang ina, ano to eh? China president ito eh. Eh si, balita naman natin eh, si... Diba? Nagpasak lolo kay Uncle Sam. Ay, sus putang ina. Eh, ewan ko sa iyo, BBM, ano nang gagawin ko sa iyo? Isa pa nga yan, Ate Pelisnel. Ngayon, malakas si Trump ngayon sa Amerika. Paano na lang? Kung di ba na mga gago nga eh. Alam niya magkakaroon ng eleksyon. Maaaring manalo ulit o maaaring matalo si Biden. Diba? Maaari manalo, maaari ring matalo. Paano kung matalo si Biden at si Trump ang maging presidente? Tapos, si Trump naman, iba rin ang foreign policy. Iba rin ang foreign policy ni Trump. Sinabi niya nga, diba, kaya niya, pag-upo niya, isang araw lang kaya niyang pahintuin ang gera sa ng Israel at ng Gaza, ang Russia at ng Ukraine. Diba?
Diyos mio! O paano yan, Mr. President? Oh. Baka mamaya pag binaliwala ka ni Trump, putang ina, wala ka lang mapuntahan kasi inaway mo na yung China eh. Biruin mo ah, kung nanatili kang neutral, nanatili kang independent ka, kung ginawa, tinutuo mo o pinanindigan mo yung sinasabi mong friends to all, enemy of none, edi maganda, masaya. Kagaya nito ha, kasi ang China kasi, alam naman natin, magkaroon man ng eleksyon dyan sa China, hindi natin alam kung kailan magkakaroon, pero alam natin sa sarili natin, o alam mo yung BBM, na mananatili si Xi Jinping bilang presidente dyan sa China. Pero si Biden hindi mananatiling presidente ng Amerika. Tandaan mo yan. Baka akala mo. Baka akala mo, Mr. President, na malakas si Biden. Eh baka nga isang taon na lang makakalimutan na yung pangalan mo dahil Ulyani na yan eh. Baka pag dumalaw ka dun, kayo doon at kumustahin mo, kumusta na yung napag-usapan natin. Baka sabihin sa'yo, sino ka ba? Putang ina mo, hindi kita kilala. Di ba? Samantalang si Xi Jinping, matindi ang kapit ng liderato niya dyan sa China. Diyos mio, Marimal. Oh, panalo yan si Trump dito nga sa state ko. Nanalo si Trump. Oh, correct. Oh, dyan din sa state nila, ano? Oh, dyan sa state ninyo, Nanay, ano? Nanay, Esther, Ate Perisnel, dyan sa Texas. Alam nyo, ang alam ko, Texas ang pinakamalaking state, no? Texas ba o California? Biruin mo yan. Dapat, kaibigan, lalo na ang China kasi hindi naman tayo sa sinasabing nasa Asia tayo, kapitbahay natin eh. Biruin mo, hihingi ka ng tulong, napakalayo. O, tuloy natin ito. Tuloy. At saka baka doon ang kulang. At saka, di ba, kung malalaman natin, bago pa tayo pumasok doon sa Permanent Court of Arbitration, yun na agad ng kanilang panawagan eh. Teka, huwag na kayo maghain yan. Mag-usap na tayo. Huwag na kayo maghain ng petisyon o namang reklamo dyan sa Permanent Court. Wala na tayong magagawa sapagkat nangyari na yan eh. Opo. Nasulsula na tayo. Di ba? Yun na nga po ko. May nanulsula tayo. Hindi po pwede kayan. Ulit. Ano sabi? Nasulsulan yata eh. Tayo, huwag na kayo maghain ng petisyon o namang reklamo dyan sa... Wala na tayong magagawa sapagkat nangyari na yan eh. Opo. Nasulsulan na tayo. Di ba? Yun na nga po ko. May nanulsula tayo. Teka, hindi po pwede kayan. Sige, i-ano natin dyan. ilatag natin. Mag-asunto tayo. Ang hindi sinabi naman nung nagbigay ng ganung klaseng payo, yung nanulsol, opo. Ang makukuha mo lang dyan, deklarasyon. Oho. Okay? Ang makukuha mo lang, deklarasyon. Wala kang makukuha ng desisyon. Mm-hmm. At totoo yan, kapag babasahin mo yung petisyon na inihain ng ating bansa, wala talaga silang hiningi na resolusyon. Okay, opo. Di ba palagi natin sinasabi, pag ikaw ay
nag-asunto. Mm. Siyempre po. Eh, doon sa pinakahuling bahagi ng iyong asunto, meron tinatawag na prayer. Yung pinaka-prayer, yes. Yung kinakailangan mo na ibigay sa iyo ng korte. Oho. Meron kang hinihiling eh, yun ang prayer eh. Opo. Hinihiling ko po, sabi niya sa korte, na si... Juan de la Cruz. Na si Nelson. Yan, opo. Ibalik po niya yung jacket na kanya sinusuot sa akin. Mm-hmm. Sapagkat akin po yun. Ayun. May meron kang hihingin eh. Aha. At yung danyos po na kanyang nagawa sapagkat sa maraming panahon, ako po'y gininaw. Opo. Ako po'y sinipon at nilagnat sapagkat kinuha niya yung jacket ko. Nagkasakit po kung gumasas ako. Babayaran niya rin po yun. Yun, oho. O pati po yung lahat ng nagasta ko sa pag-asuntuhan sa kanya, bayaran niya sa akin. Eh, yun ang prayer. Opo. Tingnan mo yung mismong, ang tawag doon, memorial eh. Memorial natin sa permanent. Yung memorial na sinumiti natin sa Permanent Court of Arbitration. Walang prayer pala. Wala siyang prayer. Ayun. Oh. Tanging humihingi lang ng deklarasyon. Tama po ba kanya yung 9-dash line na yun? Yun lang. Okay. Sabi nung ano, wala kanyang basihan yung 9-dash line. Oh, walang basihan. Nanapangiti lang ang China. Ang problema, ginawa pa rin. Eh, ngayon, kung wala kayong basihan, basta kami ang nasusunod dito. Sapagkat kami ang nag-o-occupy ng mga islang ito. Wala nang 9 dash, ginawa pa namin 10 ngayon. Ayun yun ang 9. Eh, di ba ang kaso na naman niya? ang tawag nila doon, opo. Pyrrhic victory. Ah. Ibig sabihin, nanalo ka sa papel. Sa papel lang. Opo. Diba? Ako naman, dapat mag-ingat din tayo kasi sa tingin ko, Kong, kaya maingay, kaya si President Joe Biden ay aktibo ngayon. Eh kasi, malapit na ho election sa Amerika sa November. Mm-mm. November ho. Eh, ba't na-connect mo naman yung election? Eh, siyempre. Ano bang nakikita mo sa aking bulang kristal mo? Avatar. Opo. Biruin mo kapag ka nagharap uli. Halimbawa, si Donald Trump na naman ang kanyang mga kalaban. Yun na nga mangyayari. Oo. Oo. Eh, di magkakaroon na naman ho ng pagkakataon si Donald Trump, yung mga kakampi natin. O, anong ginawa mo? Wala ka naman. Kinakamkam na nung China yung sabi Pilipinas. Wala ka naman ginagawa. Mapupuntusan sa mga ganong pagkakataon na maaaring maging dahilan para bumaba nga naman yung kumbaga sana dyan, yung parang makapangyarihan ka Amerika. Ano din ginawa mo sa Ukraine? Diba? Hindi naman tinitingnan ng mga Amerikano kung sinong ibig mo bang sabihin iboboto nila si Joe Biden dahil kung ano man ang ginagawa niya sa West Philippine Sea, walang pakialam mga Amerikanong, yung karaniwang Amerikano. Hindi nga niya alam kung ano yung West Philippine Sea. Diba? Uh-huh. Pinag-uusapan nila dyan, yung mga isda na ganito, hindi masyadong importante sa karaniwang mamamayan, ha? Ang sinasabi ko. Uh-huh. Ayun, yung leadership ng Amerika, nakikita nila yung geopolitical advantage nito. Ayun na nga, magkakaroon ng election. Pero ano ang pananaw ng karaniwang mamamayan Amerikano? Amerikano. Uh-huh. Uh-huh. Well, kayo ba? Ano ba pananaw nyo dyan? Kayong mga nasa Amerika? Tuloy. Siguro, ng kanilang political career. Sa Amerika, kapag nakita nila, bakit ganito? Ba't wala akong trabaho? Doon nila susukatin eh. Ayun. Bakit kanya yung aking health benefit eh, ganito na lang? Opo. Hindi, talagang matindi sa pangkaraniwang mamamayang Amerikano yun. Malaking epekto sa kanila, oh. Umunti ang aking ano, ang aking sweldo. Matindi. Makipag-usap sa bansang Amerika, mukhang yun ang ipinupus. Meron pa sana ako ipapapanood sa inyo eh. Kaya lang eh, 2 oras na animal. Bukas na lang. Ayun nga, ito nga kagaya nga ng sinasabi ko, diba? Malapit na magkaroon ng eleksyon, yung presidente o bansa na sinasandalan ngayon ni BBM, yung foreign policy niyan, iba kung si Trump ang mananalo. Eh kung pagkadating nanalo si Trump dahil ayaw niya ng gera, bawiin o pauwiin lahat ng mga kasundaluhan, pati yung mga gamit na nandito ngayon sa Pilipinas, o paalisin yung mga military bases dito. Diba? Ganun lang kasimple.
Ganun lang kasimple. Diba, kung halimbawa, kagaya ni ano, kagaya ni BBM, o kinansel niya lahat yung mga anumang kasunduan na pinasok ni PRRD, oo, dyan sa China, o lahat yan, expired na, o eto na yung foreign policy ko. Eh kung ganun, siyempre ganun din ang mangyayari kay Trump at saka kay Biden. Paano kung sa gitna ng init ng digmaan, halimbawa matuloy, binomba na tayo, hindi tayo nakagante. Tapos na ang eleksyon, eh siyempre, eh kilala ni Trump si PRRD. Ayaw niya ng gera. Saan ba may gera, putang ina niyo, itigil niyo yan. Itigil niyo yung gera ninyo dyan. O, sabi niya, di ba? Eh, kaibigan niya nga yung Russia eh. Nakipag-usap nga si Trump kay ano eh, kanino to? Kay isa North Korea? Ate Perisnel, thank you. Maraming salamat ha. Ano sabi? Ayaw ni Trump ng gera kasi kaya nga ayaw nga ng gera eh. Oo. Eh, paano ngayon yan? At saka ayaw nung gumastos patungkol sa mga sundalo. Ayaw gumastos noon. Eh magkano yung pinangako na aid o budget para dyan sa aid ka na yan? Ilang milyong dolyar yan? Baka hindi pa na ibibigay yan yung ipinangako na aid na yan. Maging presidente na si Trump, eh ano aasahan ni Mr. President Bongbong Marcos? Ay, Ate Meg Pinay, magandang gabi. Ay, magandang umaga. Diba? Ganun na lang eh. Diba? May pinangako. Yung pinangako ba na tulong para dyan sa ating militarisasyon na ibigay na ba ng Amerika? Wala pa naman. Promise pa lang. Pangako pa lang. Papaano kung ang mananalo ngayon ay si Trump? Halimbawa si Trump. Ano sa palagay nyo? Ay, hindi na tuloy ang kasunduan na yan. Ako na ang presidente ngayon. Oh. Tanong lang, Buster, ano ginagawa ni Enrile? May say ba? Wala na si Enrile, matanda na rin. Huwag nyo lang asahang hirap na nga makarinig eh. Hirap na nga makarinig, pagsasalitiin nyo pa. Diba? Eh pag si Trump, lahat ng sundalo, lahat ng mga base diyan sa Pilipinas, pauwi na rito sa ano yan, sa mainland yan. Dahil ano lang yan, gulo lang yan diyan, gulo. O paano na ngayon si BBM? Hindi nga, paano na ngayon si Bongbong Marcos? Paano na? E di, gagawin niya, pupunta siya ng China, maghihimudpwet siya. Para makakuha ng mga investor, para makakuha ng mga pledges, para makakuha ng mga proyekto, ganon. Kung pinanindigan niya, kagaya nga ng sinasabi ko, kung pinanindigan niya yung friends to all, enemy of none, wala sanang problema eh. Diba? Hindi naman siya kayang ipagtanggol ni Tambaluslos. Yawa. Eh, ang gagawin lang naman ni Tambaluslos kay BBM, utuin lang siya ng utuin,
para makamagnakaw na makapagnakaw. Hindi ba? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa bangag ninyong presidente. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, sa totoo lang kasi, di ba, nakakainis. Hindi niya iniisip yung future. Hindi niya nababasa. Ano kaya mangyayari pagka ganun to? Dapat meron kang hindi puro positive, pabibasa kasi positive sa drug test ay iisipin mo rin yung negatibo, hindi puro positibo. Di ba? Titimplahin mo rin. Di ba? Grabe ka naman, Anacelia Watson. Bangag-bangag kasi. Ay, grabe. O, magbasa tayo ng comment. Ano nga? Di ba ka Spencer, hindi niya naiisip. Halimbawa, hindi naman kagaya nga, sinabi ko nga, hindi nga kagaya ni Xi Jinping. Si Xi Jinping, alam natin, hanggang mamatay, magiging presidente yan ng China. Kaya yung foreign policy niyan, yun at yun pa rin, hindi magbabago. Tama mali. Pero sa Amerika, every 4 years, ang eleksyon ng presidente. Every 4 years. Ibig sabihin, every 4 years, paiba-iba ng foreign policy. Tama mali. Foreign policy ni Biden ngayon, okay. Kasundo ni BBM. Eh, paano naman kung si Trump ang manalo at iba ang foreign policy? Kagaya ng sinasabi, kanya-kanya sila ng diskarte. Diba? Kanya-kanya sila ng diskarte. Ang diskarte ni Biden, eh, magpain ng mga bansa o magsakripisyo ng isang bansa, mangulol ng isang bansa, maggawa ng mga military base sa isang bansa. Pagdating ni Trump, halimbawa manalo si Trump, sa palagay nyo kaya pag si Biden manalo pa, isang taon na lang din ang itatagal niya, mamamatay na rin yan eh. Diba? O pagka si ano na, si Trump na presidente, baka yung mga military bases dyan sa edge ka na yun, eh, i-pull out yan. O. Diba Ninang Imelda? Diyos mio, Marimar. Basic lang. Dapat, yun ang binantayan ni BBM. Dapat inisip niya na yun. Na maaaring mapalitan si Trump o maaaring mamatay dahil sa tanda na. Maaaring maging ulyani na. Jesus Mariusa. Pagpalagay nyo naging presidente si Trump, ay si ano, si Biden pa rin. Palagay nyo kaya sa ganong itsura, tatagal pa kaya yon? Makakapag-desisyon pa ba ng sarili niya yon? Yawa! Nagsama! Isang ulyanin, isang bangag. Anak ng puta.
Oh, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Kaya nga, oh, ito, ito, ano sabi? Ang Vietnam nga, kahit maraming isla nagawa dyan sa inangkin ng China nga, hindi nga inaras. Tayo, kapirasong barko, binobomb. Kaya nga, hindi, meron din naman. Biro mo, ilan ba ang claim ng Vietnam dyan? 22. Tapos, ang Pilipinas, 12. 12. Sa China, 8 yata o 18. Hindi, basta 22 sa Vietnam. Vietnam ang pinakamarami na kiniklaim niya na isla dyan sa West Philippine Sea. Isa sa Malaysia, isa sa Brunei. Diba? Isa sa Taiwan, isa ang Japan. Vietnam ang pinakamarami. China, 8. Basta 22. Ang alam ko, 22 dun sa... Tayo, ano? Tayo, 12 tayo. Pero yung Vietnam nakikipagbombahan naman ng tubig sa China. Putang ina, ang dami-dami natin ninanakaw na pera. Ay, dami-dami ninanakaw na pera. Kagaya nga ng sinabi ko, ha? Kagaya nga ng sinabi ko, animal. Ito lang. Diba meron tayong, diba, tinanggalan, diba tinanggalan ng, ano, Confidential Intelligence Fund, CBP, SARA? Tama, mali. Kasi nga, ang katwiran nila, hindi dapat binibigyan ng CIF, CBP, SARA. Ang sabi nila, ilalagay na lang nila diyan sa budget para sa West Philippine Sea, sa Coast Guard. Tama, mali. Tama. Tutal naman, nakuha na nila yung pera, bakit hindi nila palagyan ng water cannon ang barko ng Coast Guard? Kasi na i-release na yung pera, oh. Na i-release na yan, oh. 80% ng budget ng nasyonal ay na-release na sa first quarter pa lang. Na-release na. Dapat nga quarter per quarter yan. I-release ngayon yung first quarter. Dapat pang first quarter lang na budget ang i-release. 25% lang ng budget. Tama, mali. Pagdating ng second quarter, o yung budget na pang second quarter, ibigay. Pero, bakit nagkaganito? Marcos government release over 80% of 2024 budget in first quarter. Ang sabi dito, sa budget na 5.77 trillion, national budget, ang na-release na ay 4.8 trillion na ang nasa bulsa ng mga animal. Ayan lang, oh. Total, may in-release ng pera. Lagyan nyo ng water cannon, animal kayo. Makipagbombahan kayo ng tubig. Total, mga patriotic naman kayo. Palagyan nyo na rin ng laser. Oh, mapagawa nyo na. Baka binulusan nyo na. Baka nakita nyo yung kalsada dyan sa Samar. Magmula sa may, ano, pagtawin, galing ka,
Galing ka ng Allen. Pababa diyan sa ano hanggang Tacloban eh. Giba-giba ang kalsada diyan. Dami-dami ng pera, animal kayo. Ang sabi, meron daw po water cannon, hindi lang ginagamit. Instead, dala media camera para victim kuno animal. Ano, pinambayad na sa mga, ano, mga bangag vlogger? Ay, grabe naman. Sana all. Paano yung 8 months? Zero budget na? Meron pa namang natira. Kulang-kulang 1 trillion. Mario Josep. Oh, bahala na kayo. Babay na. Baka magalit si Kai Spencer. Pa-repair ng Allen to Tacloban, magkano? Ay, malaki-laki. Ilang kilometro yun. Napakahaba nun. Tanong mo kay ano? Kay ano? Kasi nagpagawa si Martin Romualdez sa kanyang distrito ng kalsada eh. Oo, 1 billion kada 1 kilometro, animal. Hindi ko alam, Tony Amor, kung magkano aabutin. Itanong mo kay Tambaluslos, kasi si Tambaluslos nagpagawa ng kalsada sa distrito niya, diyan sa Tacloban, 1 billion, 1 kilometro. Diba? Oh, sabi ni Saldi Gallos. Oh, 3 kilometer lang, 3.1 billion, 1 billion kada kilometro, kalsada ni Tambaluslos. O puta, Jake Ibarra, bakit tawa ka ng tawa? Totoo yan! Kunin mo yung details kay Sasrugando. Nandon. Oh, di ba? Putang ina, 1 kilometro, 1 billion. Muntik na magkatulay ng walang kahit na. 1 kilometro, 1 billion, kahit tulay pa yan. Yawa. Tangin ang buhay ito. Ano ba namang gobyerno meron ito? Puro magnanakaw. Kung hindi adik, magnanakaw. Anong 1 million? 1 billion! Billion, billion, hindi million. Buster, baka ipatawag ka rin sa... Hindi naman sa akin galing yan. Binasa ko lang din yan. Anak ng putya. Sige na, mapaalam na ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. Oo, hindi ako nakapagmura ngayon ah. Parang masama ang loob ko, hindi ako nakapagmura. Kina, bye-bye. Love you all. Mamwa, chup-chup, babush.